Extra sa North Luzon Expressway para magbakasyon. Ditong Biyernes Santo nagbantay po ang rescue at isang sasakyan ang aming nasaksihan na biglang nabagsakan ng bato at nagdulot ng peligro. Tuwing darating ang Holy Week, inaasahan namin na tumataas yung pang-araw-araw na volume ng 15% hanggang 20%. Mga maabot yan hanggang 180,000 sa duration ng Holy Week. Noong mga nakaraang Holy Week, tumataas ang insidente. Pag-uwian na galing probinsya, pabalik ng Manila, ang tendency niyan, nagmamadaling umuwi, makarating agad. Okay, sa may ilalim ng tulay ng tabang, tapos sir, pwede niyong i-check kung saan kayo. Ang tawag dito yung traffic control room ng North Luzon Expressway. Dito pumapasok lahat ng information na nangyayari sa highway. Sa kahabaan ng NLEX ay mahigit na 6 na po yung camera namin. Strategically located yan sa mga interchanges, barriers, saka sa mga stretches ng highway kung saan lagi naming minomonitor. No? Tumawag po sa akin yung kapatid ko. Tumawag siya na na-accidente nga raw po yung bayo ko. Puntahan ko raw, magsisermo mga po siya ron sa aming church sa San Miguel, Bulacan. Nang binabagtas na po nila yung NLEX, ay may bigla na lang po nahulog na bato sa may tulay po raw na ginagawa. Mag-upo na lang, humo na kayo. Mag-upo naman po. Huwag niyo hawakan yung sukat kasi may mga bubog yung kamay niyo. Baka mas lalo sa kamay. Sabi lang po sa akin nung kasama, malakas daw po yung impact. Pagkatapos po, nawala na kagad ng malay yung bayo ko nga po. We're conducting a patrolling sa NLEX. Approaching a barrier of Bukawi. Nang dinidispatch kami papunta doon sa may meron daw na heart attack. Nung pumunta kami doon sa scene, naka-arrive na kami, nakita namin na meron palang hit by foreign object. Ay, kit po kami lang. Dito po kayo, kung muna po kayo dito sa... Ay, ba nangyari? Nakita namin may kachunchin niya, using yung kanyang yung cut. Yung kasama ko, kinawa yung towel nung patient. Tapos, nilagay temporary habang we're waiting for the arrival of EMS. Paano nangyari? Bumagsak yung ano? Biglang bumagsak yung bato. Wala po. Kasi ginagawa yun eh. While driving, pagtama ng bato, tumama yung baba doon sa driver, ay sa steering wheel, at nawala siya ng malay. Sa lakas ng impact, ito kung kasama niya nga na panadero niya, presence of mind, although hindi marunong mag-drive, naitaas yung yung heart rate. So tumigil sila. Hello? Around 8:30 ng gabi, tumawag sa amin yung TCR control, ONC. Meron daw aksidente dito sa kilometer 30 southbound. Color shade natin. Yung kondisyon niya, disoriented yung pasyente. Parang hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya, kung bakit siya nabunggo, kung bakit siya nagkasugat. Hindi niya nga alam kung bakit siya nando sa area na yun. Yun, nag-assume kami na possible head injury yung pasyente. Ano pangyari? So yung laceration mo sir, kailangan natin ipasuture sa hospital. So far wala naman ng iba. Meron kang nosebleed. So ipapa-extray po natin sa may nasal calculates mo para malaman kung meron fracture sa ilong. Meron siyang malaking hiwa sa kanang bahagi ng panga. Meron din siyang hiwa sa ilalim ng dila at saka malaking pasa sa dibdib.
dahil nga sa miris na may fracture doon sa kanyang bungo, pwedeng magtuloy-tuloy yung dugo, tapos pwedeng natamaan din ng puso kasi may malaki siyang pasa doon sa dibdib. So, kung hindi na, nabigyan ng karampatang lunas, pwede na yung ikamatay din. Habang nilalapatan ng first aid ang nasugatang driver, tatlong kotse naman ang nagkarambola sa mismong lugar ng aksidente. Hindi raw nila nakakita ang unang aksidente, kaya hindi nila ito naiwasan. Meron ba tayong mga anorom, yung mga ganun? Yun ay naaalala ko eh. Pero, alipasa, nasa proper distance ako, hindi ko siya inabot. Hindi tumpak yung proper yung ano niya, yung distance niya. Too close. Distance ako tama eh. Kaya nakuha ko pa yung ano eh. Hindi ibig sabihin po, hindi po ako tama yung distance ako. Ah, well, hindi din masasabi. Ala, huwag kang mapipikon tayo nag-aaway dito. Kaya lang namin siya nalaman. Nakita ko na yung kong ni... yung mission nila Mr. Soriano na i-pull out yung ano, na-pull yung handbrake. Meron dito mga, syempre, sa Pilipino, yung tinatawag na usyoso. Pag nakita ang ba't nakatigil, bakit maraming ano, tao, nagpreno bigla yung siya unahan. Nagpreno. Yung isa naman, syempre, kasi expressway to, matutunin to. Yung sudden stop nung nakikiusyoso, tinamaan siya sa ano. Pero sa likod. Pero hindi naman masyadong grabe, at nag-settle naman, pareho naman comprehensive, nag-settle naman sila na ano, nung minor injury, minor tinatawag na damage na sa sasakyan. May bata nga ito, nakita mo? 2.5 years. Pero awa lang, Diyos, hindi naman saktan. Kasi alam, napakalaking abala dahil supposedly, nasa bakit na kami ngayon. Pag yung mga situation na pinag-uusap namin pagka wala namang mga injuries yung both parties, pinag-uusap namin sila para ma-settle yung mga defuse nila kung anong mangyayari. Tapos pag hindi po nagkasundo sila both parties, ni-turn over po natin sa PNP. Stable naman yung vital signs na ngayon, wala na rin yung kirot. Sa dibdib niya, na-rule out na rin namin na may fracture doon sa mga buto ng dibdib. Mga nakalima. Limang tahi ang kanyang tinamo, pati yung sa ilalim din ng dila, tinahi din yun. Dahil sa mabilis namang naitahi yung ilalim ng dila, ay makakapagsalita naman siya kagaya ng dati. Papasalamat sa Diyos dahil himala nga o milagro yung nangyari sa kanya. Nihintay pa po namin kung ano magiging kasagutan po ng NLEX sa pangyayari kasi hanggang wala po silang tawag o ano sa nangyari. Ang pinangyarihan ay isang construction site. Mahirap sabihin kung kanino nanggaling yung tumama dun sa mga sasakyan. Ito ay iniimbestigahan ng pulis at hanggang sa ngayon ay humihingi pa rin kami ng feedback sa kanila kung ano talaga yung nangyari. Definitely kailangan meron kang early warning device, no? Hindi yung ang ilalagay mo pag nasiraan ka yung sanga ng ipil-ipil. Okay? O kaya yung gulong ng sasakyan. Para maiwasan mo yung rear-end collision, dapat meron kang tinatawag na safe braking distance. Yung ligtas na patlang mo dun sa sinusundan mong sasakyan. Dapat ito at least ay isang sukat ng isang sasakyan yon. At least, no? Kung mas malaki pa dun sa sukat ng isang sasakyan, mas mainam. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Sa susunod na Webes, huwag niyong palampasin ang aming summer special Tampok, ang patuloy naming pagbabantay sa ilang paboritong bakasyonan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.